Akala alamin ko, natin Lakay kung akala ko matutuloy pa rin ang investigasyon ng Quad Committee. Eh, alamin natin Lakay kung kailan ang next na schedule, pero ang Kamara sa ngayon prioridad ang ratifikasyon ng 2025 budget sa pagbubukas ng sesyon. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sir El at Kai, sa muling pagbubukas ng sesyon, pangunahing prioridad ng Kamara ang ratifikasyon ng 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay House Majority Leader Manuel Enrique, inaas ng Kamarang matatapos ng Senado ang bersyon nito ng panukalang budget para kalahin sa Bicol Conference Committee at makuho ng bersyon na raratipikan ng pulungan. Tiniyak ng Dalipe na may handa ang panukalang budget para managdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpas. Sabi ni Dalipe, ang proposed national budget ang isa pinaka-importanting panukalang ipinapasa ng Kongreso taon-taon. For the 2025 proposed national budget, sinabi ni Dalipe, patuloy na gagampanan ng Kamara ang oversight function nito para ituloy ang mga hearing ng Quad Committee, Good Government and Public Accountability at ang Quintacom na dinoon ng Setyembre para labanan naman ang mga smuggling na dahil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahan din ang susumite ng report ang mga mababatas sa lagay at lawak ng pinsala ng Bagyong Christine sa kanikanilang mga distrito. Sa report, 33 congressional districts ang lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa tanong mula kayo, yung scheduled hearing ng Quadcom, ito ay sa Webes, November 7. November 7. Okay. At nakatutok nila sa Quad at sa Pogo yung impresyon ng Quadcom. Okay. So, teka muna. Wala bang pabono si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Abay pumangalan ko daw sa approval and trust rating. In trust rating? Wala. Pero nagpapasalamat sila kay isa daw tunay ng pagtiwala ng taong bayan sa kato ng Kamara. So, dapat tutukan din yung iba pang mga trabaho. Kasi ang hinihintay niya yun sa pagbubukas ng session ay at Sister L, yung mga wala doon sa mga natin kung ano ba ang naging lagay ng kanilang mga distrito noong nanalasa ang Bagyong Christine at sa report ay 33 ang districts lumang na apekto ng Bagyong Christine. Maraming salamat, Madam Milky. Kana umaga lakay at Sister L, ako si Milk Riguna na gulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.